Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pamimigay ng regalo tuwing Pasko. May pandemya man o wala, hindi ito pinalalampas ng mga Pilipino. May paramdam lang ang season of giving sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi katulad ng mga nakalipas sa senaryo na siksikan sa mga mall at iba pang pamilihan pagsapit ng Bermonts. Online platform ang takbuhan ngayon ng karamihan bilang pag-iingat na mahawaan ng COVID-19. Kasabay ng Consumer Welfare Month ngayong buwan ng Oktubre, ipinaalala ng Department of Trade and Industry ang karapatan ng mga mamimili na dapat nilang malaman. Lahat tayo may key, no? May key tayo. May karapatan tayo. Unang-una, may karapatan tayo sa basic needs, no? Sa mga pangunahing pangangailangan, dapat mapagbigyan yan. Pangalawa, yung nabanggit ko kanina, kailangan may karapatan tayo sa tamang impormasyon. Right to information. Para bumili ka, tama yung decision mo sa pagbili, dapat tama rin yung impormasyon. Karapatan nga naman yan ng ating mga mamimili na meron siyang impormasyon. Whether that is physical o kaya kahit sa online. Lalo na sa online. At dahil bahagi na ng new normal ang digital consumerism, importante na maging mapanuri at matalinong digital consumer. Upang makaiwas sa mga fly-by-night pagdating sa online shopping, nagbahagi ng mga mahalagang tips ang DTI upang hindi mauwi sa wala ang inyong pinaghirapang pera. Una, huwag daw basta magpadala sa mga promotion online na halos pamigay na ang presyo. Tingnan po natin. Lagi namin sinasabi, pag if it's too good to be true, it's not. No? Yung unang-una, pag masyado ang promotion na talagang halos bentahin-bentahin na sa'yo, it's not a good business practice to lose money. Kaya ang suggestion natin, mas maging maingat kapag masyadong maraming pinapangako. Mahalagang tiyakin kung may lock icon sa address bar ang website dahil ito ang nagbibigay proteksyon sa mga sensitibong impormasyon gaya ng credit card number, address at password. Dapat nagsisimula sa HTTPS ang URL ng isang website. Kailangan po yung ating magbukas pa lang ng websites, mga secured sites, no, para hindi tayo makuhanan ng personal information, no, na pwedeng gamitin ng mga manluloko. Sa pagpili ng online seller, tignan ang mga mahalagang impormasyon gaya ng physical address at contact number. Kung maaari, hingi ng mga dokumentong nagpapatunay na rehistrado ang isang online shop para magbenta. Kabilang dito ang DTI registration o business permit. Maaari ding beripikahin sa website ng DTI ang mga DTI permit number. Meron siyang physical address, registered po siya, at may paraan, no, para balikan siya o balikan kanya. Meron siyang pwedeng telephone number, may physical address, may proof of registration. Pwede rin pong inyong i-check yung feedback, no, ng mga dati nang bumili sa kanya. Huwag din daw basta magbigay ng mga mahalagang impormasyon, lalo na kung hindi naman kailangan, tulad ng mga bank information. Sa mga nagbebenta naman sa social media, maiging basahin ng mga review na ibinabahagi ng ibang mamimili. Hanggat maaari ay cash on delivery ang piliin ng paraan ng pagbayad. Kung kayo ay makaranas ng panloloko online man o offline, idulog daw ito kaagad sa tanggapan ng DTI upang matugunan at mabigyan ng aksyon. Kung yan po ay panloloko, parang under the cybercrime law, i-forward na po natin yan, no, sa ating NBI or PNP. No? Now, pwede rin po kayong mag-email din po pala sa amin, no, consumercare@dti.gov.ph kung meron po tayong reklamo. Magiging matalinong online buyer po tayo. Maraming paraan, no, para bumili sa online. Napakaraming choice ng mga magagandang produkto. Kung paano natin pinipili yung mga magagandang produkto, ganyan din piliin natin yung mga sellers. Jennifer Salenga, CLTV News.